welcome sa aking YouTube channel. Ayan, wala po tayong ganap ngayon. Nandito ako sa labas ng aming planta kasi nagsasala sila. Yung prayer time po. So ayan, nag-video lang ako saglit. At sa mga bago pa lang po dyan, hindi pa po nag-subscribe ng aking YouTube channel, please naman po, subscribe my YouTube channel, Les Villegas. At click lang po ang notification bell all para updated kayo sa aking mga videos. So wala akong kasama dun sa loob guys kasi mag-isa ko lang Pilipino ngayon dito na nag-duty pang gabi. Lahat sila guys ay nagsasala. So nag-video-video lang ako saglit. Ayan, dito tayo sa labas ngayon. Ayan no, pumunta ako dun sa likod guys. So yun pala guys, alam nyo yung nag-iba na naman yung guidelines ni YouTube ngayon, yung sa terms and condition at guidelines. Naghigpit na talaga si YouTube ngayon guys, kaya mahirap na yung mga gumagawa ng ano ngayon. Ang hirap ng gumawa ng content at gumawa ng video. Diyos ko, no, pahirap ng pahirap ang YouTube ngayon guys, hindi basta-basta. At saka ano guys, yung pag gumawa ka pala ng video, dapat yung walang ibang tao na nakikita sa video mo. Like first of all, ang ibig kong sabihin yung kung sa family okay, pero yung ibang tao na, 'di ba may mga taong ayaw makita sa camera, parang ganun. Kaya ang higpit ni Lolo ngayon. Pero kung mayroon man mahagip sa yung pagbi-video guys, pwede mo naman i-blur yon. Dahil yun yung nakalagay dun sa identification, parang ganun, facial identification, nakalagay dun. Hindi ko masyadong maintindihan guys, pero basahin nyo guys dun sa bagong guidelines ni YT ngayon. Yun ang bagong rules niya. Pangalawa yung tawag dito, yung sa tax, about dun sa tax, diba? Kaya dapat ma-fill upan nyo yun guys, makapag-sign in kayo doon, sign, fill up, parang gano'n. Yung sa outside US, kasi kung hindi ka nag-sign doon guys, parang ma-agree ka doon sa tatanggalin ni YouTube na ano mo, tax na 24% ba yon, na mababawas doon sa ano mo, revenue, parang gano'n. So kasi ang dami ng YouTuber ngayon guys, kaya medyo naghihigpit na si YouTube. Kaya yung mga bagong YouTuber po dyan na nag-aspire na vlogger, so mag-ingat-ingat lang po tayo dun sa paggawa ng mga videos. Dahil mga iba guys, marami nang na-demonetize. Meron nga akong napanood guys na isang vlogger din, ang subscriber niya nasa ano na yata 100 plus, pero na-demonetize siya. Napanood ko yung video niya, umiiyak nga siya kasi hindi niya na mabuksan yung ano, yung Gmail niya dun sa YouTube. Tapos nag-appeal, umapil siya dun sa ano niya, pero hindi nagre-respond si Google AdSense. Parang ganun, na-demonetize yung channel niya. So kaya ingat-ingat po tayo sa paggawa ng mga videos guys, huwag po tayong gumamit ng mga reuse content. At kung ano po yung mga content na ginagawa natin, dun lang po tayo mag-focus. Ayan, tsaka yung kung may mahagip man dun sa video nyo na ibang tao guys, i-edit nyo na lang yung, i-blur nyo yung mukha, yung hindi siya nakikita. Kasi may mga ibang tao guys na ayaw nilang makita dun sa video. Usually dito sa Saudi guys, hindi ka basta-basta nagbi-video dito, lalo na yung mga Saudis. Ayan, ayaw nilang na-expose sila sa mga social media. So be aware po tayo mga ka-YouTuber. So ayan, maglalakad-lakad lang dito ako sa labas guys habang nagpi-prayer sila. Ayan, wala po tayong ganap ngayon guys. So gusto ko lang pong magpasalamat dun sa mga nagsubscribe na po ng aking YouTube channel. Ayan, sa mga hindi pa po nag-subscribe, please po pa-support po ang aking channel, Les Villegas. At pag nag-grow po itong aking channel, marami po tayong matutulungan.
Yun po ang purpose ng aking pag-YouTube. Kaya gumawa po ako ng channel ko dito sa YouTube. So, alam nyo guys, karamihan ng mga YouTuber ngayon ay yung mga OFW. Bakit? Kasi yung ito na po yung second ano nala, libangan dito sa ibang bansa guys. Lalo na ngayon pandemic, ang hirap lumabas-labas. So ako naman guys, na-inspire lang ako dun sa mga nakikita ko sa videos, tsaka dun sa friend ko na nag-motivate sa akin na mag-gumawa ng channel. So na-encourage niya ako guys. So kaya pag nag-grow ang aking channel guys, marami tayong matutulungan na mga kagaya nating mahihirap guys. Dahil yun po ang purpose ko sa paggawa ng YouTube channel. Ayan. At saka yung sa ano pala guys, kung yung may mga charity kayo, ewan ko yung ganun yung pagkakaintindi ko, yung parang wag mo basta-basta ipinapublic or binibidyo yung kung baga hingi ka ng permiso. Although kasali ka dun sa one na yon, yung organization, di ba? Kaya mas maganda ngayon guys, lahat ng mga video mo pinapaalam mo sa mga ibang tao na for example makuha dun sa paggawa mo ng video. So yun guys, pahirap na pahirap. So ngayon guys, ang ako naman, habang andito ako sa ibang bansa, ang kinokontent ko po yung daily life ko dito sa Saudi, at saka yung tawag dito, yung daily work ko, yung ginagawa ko dito sa trabaho, at saka yung buhay isang OFW dito sa ibang bansa. Kung paano mamuhay ang isang Pilipino sa isa ibang bansa na malayo sa pamilya. So, gusto ko lang pong magbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan at makapulot sila ng konting aral kung paano po mamuhay ang isang OFW. Dahil hindi po madali ang pagiging isang OFW, lalo na malayo sa pamilya. So yun guys, ikakat ko muna ang aking video at itutuloy po natin ang ating usapan mamaya. See you later guys. So yun na nga guys, naputol yung video natin kanina. Yung topic natin regarding dun sa YouTube. So yun nga guys, dapat maging aware tayo at dapat ay maganda yung ating mga ginagawang content at sa mga video. So ingat-ingat po tayo sa paggawa ng mga video guys. Dahil hindi po basta-basta, dahil nire-review po na may gini-YouTube ang ating mga content. So yung isa pa guys, yung nalaman ko yung about dun sa pag hindi ka pa monetize, parang magkakaroon na ata ng ads yung mga video, pero hindi po mapupunta yung revenue dun sa atin habang hindi ka pa monetize. So mapupunta yun kay YouTube yung kikitain ng ads sa mga videos mo dahil hindi ka pa monetize. Parang ganun po yung mangyayari ngayon dun sa terms and guidelines ni YouTube. So magiging effective po ata yan this coming month, June 1. Yun po ang pagkakaalam ko, dahil marami na pong nagbago ngayon sa guidelines ni YouTube. At ayun na nga guys, isa pa dun yung sa tax, kailangan po natin mag sign up dun, mag fill up, dahil kung hindi po makakaltasan tayo ng 24% dun sa tax, yung sa mga outside US na mga content creator. So yun guys, kaya binigyan ko lang po kayo ng mga tip o nagbigay lang po ako ng opinion regarding dun sa paggawa ng ating mga ginagawang videos sa ating mga channel. So kaya nga diba guys, marami nang na-demonetize dahil sa mga iba hindi sumusunod sa guidelines ni YouTube. So pahirap na po ang paggawa ng mga content ngayon.
So, ako guys, although wala pa akong revenue, patuloy pa rin ang paggawa ko ng mga videos at upload lang ng upload. At hindi naman po madali ang napagkuha sa pagiging, sabi na natin, viral yung mga video natin. Bagkus, yung mga ginagawa kong content guys, ay yung about sa aking trabaho at buhay isang OFW dito sa ibang bansa. So karamihan po ng mga YouTuber ngayon, yung mga OFW, dahil yan po ang libangan. At syempre, real talk, gusto po natin kumita. So yan diba guys, just in case kumita po ang ating channel at kailangan na po natin mag for good, meron tayong pagkakaabalahan at pagkakakitaan at the same time. So ako guys, nakapag-decide na ako na magpo-for good na ako next year. May awa po ang Diyos, dahil choice ko na rin po at kinausap po ako ng magulang ko na uwi na ako kasi wala pong mag-aantabay sa kanila. So makakapag-focus na po ako sa aking mga content. At dahil ang iko-content ko po pag nasa Pinas na ako ay about sa mga exotic food at kung paano ang buhay o mamuhay sa isang probinsya sa gitna ng kabukiran, dahil po yung bahay namin ay nasa bukid po. Ayan, so dun po ako magpo-focus sa aking iko-content pag nakauwi na ako ng Pinas guys. So abangan dito po ako sa ibang bansa, sinishare ko po ang aking daily work at daily life. So ayan, para kahit papano po makapag-inspire po tayo ng mga ibang tao na kung bakit o kung ano ang buhay isang OFW sa ibang bansa. So marami na rin po ako nakikitang mga OFW na nag-success sa kanilang mga YouTube channel guys. At tinatangkilik naman ang kanilang mga content kahit kasimple lang po ang kanilang mga ginagawang content. Pero patok po sa mga viewers at sa mga subscriber po ang kanilang mga video. So yun po ang pinagdadasal ko na sana eh maging ganun rin po ang aking channel. So kailangan po natin magumpisa sa mababa at marami pa po tayong struggle na mararanasan bago po tayo maging success as a YouTuber or vlogger. So hindi naman po natin masisisi si YouTube kung nag-iiba-iba yung kanyang mga guidelines, dahil hindi naman po basta-basta ang pinapasahod ni YouTube, dahil buong mundo po may mga YouTuber na at marami pa rin po yung mga nag-aaspire bilang vlogger. Diba guys? Kaya dapat po maging magandang ating mga content na may kapupulutan ng aral at magbibigay ng inspirasyon sa mga netizen o sa mga viewers natin. So yun guys. So ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako sa mga nag-subscribe ng aking YouTube channel. At kahit papaano po guys ay nakakapagbigay naman din po ako ng inspirasyon. So ayan. So hopefully pag naging success po ang aking channel, may mga plano na po akong naka-line up. Ayan, sa mga tutulungan kong mga tao, especially dun yung mga pamilya ko guys, kasama na rin dun sa aking mga plano. So ayan guys, sana po huwag nyo pong skip ang ad sa aking mga videos para matulungan nyo po ako at makatulong rin po ako sa ibang tao. Ayan. So tinuloy ko lang po yung video ko kanina guys. Break time na naman namin. Kaya pinagpatuloy ko ang aking video kanina na putol. So ayan guys, sana nakapagbigay ako ng tips sa inyo sa mga nag-aaspire po na o bagong mga YouTuber dyan na kagaya po. At sana po lagi kayong nagbabasa ng mga guidelines ni YouTube para hindi po tayo ma-violate at hindi magkaroon ng
strike yung mga video natin. So, ingat-ingat din po sa mga may CPR, sa mga hindi pa po monetize, sana ayusin nyo po yung mga video nyo bago kayo mag-apply for monetization para hindi po kayo mahirapan sa pag-apply. So, yun guys, hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming salamat sa mga nag-ubos ng kanilang mga oras para matapos ko ang video na ito. At sana po may napulot po kayong konting aral o konting tip. Ayan. So, kita-kits po tayo sa next video. So, ayan po guys. Subscribe my YouTube channel, Les Villegas. Dito po muli ang nagsasabing less talk, less mistake. So, kita-kits ulit tayo guys sa next na video ko. Keep on watching po sa aking channel at maraming salamat po sa pagsuporta ng aking channel. So hanggang dito na lang muna guys, kakat ko ng aking video. Sana po huwag kayong magsawa. At sa mga OFW po around the world, ayan. Ingat-ingat po kayo, stay safe and healthy. At hindi pa po tayo ligtas sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. Ayan. Maging aware po tayo, maging alisto at maging wise. At keep on praying lang po lagi. Ayan. Maraming salamat guys. See you next video.